morning mga kasuki, at ngayon nga ay gagawa tayo ng label, no? Kung saan gagawa tayo ng chili garlic oil. So dahil mahilig tayo sa maanghang, no? Mas ginaganahan akong kumain or mas nasasarapan ako sa pagkain lalo na kung medyo maanghang yung aking kinakain. Yan. At nagpagawa nga ako, no, ng layout sa aking anak, yan. So ang gamit niya ay Photoshop. Ayan. So kung may mga nagtatanong, no, yung anak ko ang gumagawa lalo na kapag ka nangangailangan ng Photoshop, yan. Pero pag mga simple-simple yon, yung kaya kong gawin, ako na gumagawa. Pero mas madalas, yung anak ko ang gumagawa ng layout, yan. Pag may gustong magpa-layout. So, ayan nga, no, medyo masalimuot ang Photoshop, kaya hindi ko siya masyadong naiintindihan. So, mula dyan, no, isasalin na natin siya dito sa, ayan. So, magbukas tayo. Ayan. Wait lang. Diba, magbubukas tayo ng bago. Ayan. Li-layout natin siya sa silhouette para ma-print and cut yung mangyayari. So, kapag ka nagpapa-layout, no, kapag magpapagawa kayong mga kasuki, ang isa-send yung file sa amin ay naka-pining. Ayan. So, yan ang mangyayari mga kasuki, no? Dibali, yan. So, ganyan kami kapag nag-layout. May kita nyo ba to? Ayan. So, yan yung mga margin. Kaya, konti lang yung napoproduce kapag print and cut. Unlike ng kapag print lang, namamaximize yung space. Pero pag print and cut, yung red lines na yan ay hindi yan pwedeng dikitan. Yan, dahil madalas nagkakaroon ng mga error. So, andito na siya. Kunin lang natin sa files. Ayan. So, i-drag lang natin siya. Dali natin sa silhouette. Ayan. So, ito yung ating 200. Tapos, kunin na rin natin yung 120. Ay, 200 to be. Hindi mo na-save yung 120. Ah, doble. Oo, na-doble 200, walang 120. Ayan, edit lang para maging 120 grams. Ayan. Grams ba o ml? 120 ml na lang. Kasi sa bottle tayo magbe-base. 120 ml na lang. Kasi yung nabili kong bote ay 120 ml at saka isang 200 ml. Ayan. 120 ml at saka 200 ml. Yun na lang yung isave natin. Dibali, yun kasi yung nasa description ng bottle, no? ML. Tapos, kapag nagko-costing tayo, syempre, based na yon sa yield natin. Kunwari, meron tayong ginawang 1 kilo. So, ilang battle ang nagawa natin. So, kailangan yun kapag nagko-costing tayo. So, sa 200 ml, hindi naman ibig sabihin, 200 grams na siya. Kasi may mga, ano po yan, ilan yung bigat, yun yung, kumbaga yung sa isang bote, ilang grams yung nagiging laman niya, no? Based sa declare na sukat ng bote. Ayan. Ha-save na siya. So, mula dyan, yan, i-save na natin siya sa silhouette. Ilagay natin sa silhouette. Ayan. So, ayan. Ganyan siya, mga kasuki. Ilalating natin yan. Ayan. Di bale, yun, ganun lang kasimple. So, ayan. So, sa paglalatag natin, unahin natin tong 120 ml na chili garlic. Ayan. So, ayan. Adjust natin yung, dahil familiar ako, no, sa 120 ml na bottle. So, alam ko na agad yung height niya, no. 1.2 yung height, 1.2 inches. Tapos, yung width naman niya ay nasa 2.5 inches. Tapos, enter natin yan. Ayan. Tapos, ayan.
sauce na ganyan. Yan, kaya mahalaga mga kasuki na kapag nagpapadala po kayo sa amin ng inyong mga file, no, kung gusto niyo ng print and cut, siguruhin niyo po na isang image lang yung papadala niyo po sa amin. Huwag niyo po kami padadalhan ng nakalatag na kasi ng lalong-lalo na yung screenshot kasi malaki po yung nagiging effect noon, no. Yan, kaya mahalaga po na malinaw po yung ibibigay niyong file sa amin. Plus, isang image lang po ang ipapadala nyo kasi kami nga po ang nag-a-adjust niyan based dun sa sheet, no, na gamit natin. Ayan. Maximize natin yung space. Ayan. Oops, umaling. Medyo pasimado ang ating kamay. Ayan. Medyo nagbabagal. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga kasuki, ayan, may mga lines yan. Malaking tulong yan, no, kapag lumalabas yung mga ganong lines. Ibig sabihin, yun. Pumapantay siya. Ayan. So, 120 ml na lang muna yung ating gagamitin. Ayan. Kasi hindi ko pa nasusukat. So, sa totoo lang, hindi ko pa na-unbox. Mamaya, i-unbox ko yung bote. Ayan. Hindi ko pa nasusukatan yung mga bote. Pero may idea na kasi ako sa 120 ml. Ayan. Kasi madalas, yun yung pinapagawang label sa amin, 120 ml. Kaya, ayan, alam ko na siya agad. Ayan, mga kasuki. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times 2, 16, 17, 18, 19, 20. So, na-print na natin yan. So, pag-print natin, may lalabas na settings dyan. Ayan, mga kasuki. Ang gagamitin ko ay dye ink. So, dye ink. Tapos, ang preference natin, maraming nagtatanong sa akin ano ba yung preference, no, natin sa pag gumagawa tayong label. So, set natin siya sa A4. Tapos, portrait. Ang aming ginagawang quality, nakikita nyo ba yan? Epson photo quality. So, naka-photo quality po lagi tayo, no? So, lahat ng ating label ay naka-photo quality. Yan, para sure na, yun na, may quality yung ating ginagawang pag-print sa kanya. Tapos, ang settings natin is naka-high. Ayan. So, ngayon, okay muna natin. Tapos, ano ba ang aking gagamitin media dito or sticker paper? Ayan. Ang aking gagamitin na sticker paper ay, ayan, papakita ko sa inyo. Ang aking gagamitin sticker paper. Ayan. Ayan. PET aluminum. So, hatak tayo dito ng PET aluminum. Ayan. Ako lang ang may hawak ng camera. Kaya, ayan. Medyo, ano tayo ngayon? Isa-isa. Di, paano nga ako, Bi? Penga ko isang PET aluminum. Medyo nahirapan ako. Ayan. So, kuha tayo ng PET aluminum. Bakit PET aluminum yung aking napiling sticker paper? No? Ayan. Kasi si PET aluminum ay, ayan. So, may kinang-kinang na siya. Gusto ko medyo makinang yung aking label. Ayan. Nag-a-add siya ng parang accent sa yung label. So, lagay lang natin siya dito. Oops. Ayan. So, make sure nakalock. Ayan. So, ready na. Print na natin. Ayan. So, print tayo. Isa lang muna. Kasi magta-testing tayo sa pag-cut. Ayan. So, excited na ako, no? Nagpabili na ako ng bote. Ayan. Meron akong 120 ml at 200 ml na jar. Tapos, mamaya darating din yung pinabili ko na sili at saka bawang. Ayan.
Tapos, kung mapapansin nyo, no, ayan. So, sa aking label, ganito na yung aking ginawa. Dahil nga, syempre, nagsisimula pa lang tayo, no, sa isang produkto, no. Para all-in-one, syempre na medyo nagtitipid tayo, no. Kung gusto nyo nung, ano, nung tipid-tipid na label, no, make sure na sa label nyo, eh, nandun na yung gusto nyo ipaalam sa inyong customer. Siyempre, ito yung ating title, no, yung label, ano ba yung product mo, chili garlic oil. Mahalaga na i-declare mo yung ingredients. So, gamit natin ay vegetable oil, chili, garlic, meron akong oyster sauce, tsaka salt. So, itong oyster sauce, tsaka salt, siyempre, ano lang yan, to taste. Ayan, so, para magkalasa naman. Kasi kung vegetable oil, chili, tsaka garlic lang, so, wala siyang lasa, baka anghang lang, tsaka aroma yung maibibigay niya. So, para magkaroon siya ng, at maiangat niya yung talagang lasa, no? Dagdag lasa yan, yung oyster, tsaka yung salt, ayan. So, para hindi naman siya ganun katabang, eh, lagyan natin ng salt. At para magkaroon naman ng konting, hindi naman puro anghang, no? May konting tamis, lagyan natin ng oyster sauce. At yung oyster sauce na yan, yung parang magbo-boost, no, ng parang aroma. Yan. So, tapos nilagyan ko na rin dito ng order now. Yan, nilagay ko yung aking cellphone number. Yan, tapos nilagyan ko, pinalagyan ko sa anak ko ng yung garlic, tsaka chili. Ayan, nilagyan ko ng ganyan. Yan. Tapos MCC, alam na this. Ayan, MCC. Ayan. So, ayun lang. Gusto ko yung parang, yun na yung pinaka-accent niya, parang. Tapos, pinalagyan ko ng layer na gold. Tapos, may white. Para, kapag, itong white na to, para sa, yan eh, para, yun na yung parang magiging pinaka-offset niya. Para pag nag-cut tayo. Ayan. Tapos, syempre, mahalaga yung kung ilang, yung ml, no, yung sukat ng iyong product. So, naka-ml tayo, no. Kasi depende naman yan sa, binase ko siya sa bote, kung ano yung gamit kong bote, kaya ml. Ayan. Ayan, so nakikita nyo ba? Ayan. Meron tayong pailaw dito, no. Dati, ang ilaw na to ay nakalagay dyan sa wall. So, thank you again kay Sir Ton, no. Siya yung nagsabi sa amin na ilipat sa ibang pwesto yung ilaw, no. Para nakakatulong yung ilaw para sa pag-read ng registration marks ni Cameo. Ayan. So, ayan, ready na yung ating label. Yun. So, ito yung ating label. Kita nyo ba ating label? Medyo against the light siya. So, ayan yung ating label. Malinaw na malinaw, mga kasuki. Ayan. So, kahit gaano kaliit yung ating label, basta malinaw yung pagkaka lagay or pagkaka-save ng file, no? Eh, malinaw din siyang lalabas. Ayan. So, start na tayo. Cut natin. Ito yung ating yung aming biniling replacement, no? Yung cutting mat. So, kung mapapansin nyo, iba na yung brand niya ng cutting mat. Ayan. Kasi, sobrang ano na. So, ang gagawin natin, no? Eh, make sure na nakalapat siya. Ayan. Yun, nahihirapan ako, no? Dahil hawak ko ang camera. Ayan. Lapat natin siya. Kailangan ay lapat na lapat. Ayan. So, tapos, make sure na nakadikit siya. Ayan. So, nga pala, pinili ko itong aluminum, PET aluminum, no, sa aking label. Para yung mga white, automatic magiging parang, ang dating niya is parang metallic. Kita nyo ba? Hindi siya pure white, no? Para siyang, yun nga, aluminum type. So, parang, tsaka nag-ano rin yan, glossy-glossy, ayan. Nagre-reflect siya sa ilaw, ayan. So, make sure na dikit, ayan. Tapos, ayan, ganyan lang, pasok nyo lang siya. Ayan. At, syempre, hindi pa naka-on yung ating silhouette. Ayan. So, ready na siya. Ayan. Tapos, ayan. So, pag pinindit nyo na yon, no, kakainin na siya niyan. Tapos, dito naman ay magsesend tayo. Ayan. So, puntahan natin itong send. Ayan. Tapos, sa send. Ayan. Piliin natin itong cut. Tapos, ayan, drag natin yan.
Tapos piliin natin cut edge. Cut edge. Tapos yung settings namin ngayon ay umabot na sa 5. 5 na, B. 5 na yung aming settings. Tapos ang force ay? Aluminum? Oo. 5. Tapos ang force namin ay 14? Ano ba? So, 22 natin. Tapos speed ay bagaran lang natin. Gawin natin 6. Ayan. Tapos ay, ayan. Sisend na natin yan. Ayan. So, pagka-send, ayan na siya. Kita niya ba? Ayan, nire-read niya yung mga registration marks. Ayan, yung tatlong registration marks. Ayan, so ready na siya sa pagka-cut. Yun, narinig niyo ba yung 5 na yon? Ibig sabihin, 5 yung ating blade. So, sana ay walang topak itong ating cutting, no? Kasi minsan nagkakaproblema kami, no? Minsan nagkakaroon ng toyo itong aming cutter. Nagka-cut siya ng isang di maayos yung cut niya. Ayan na nga, kakaproblema na nga. So, iba na yung nagiging cutting niya. Ayan. Iba na yung nagiging cutting niya. Hindi, naka-automatic. Ayan. Kapag ganito nangyayari, no? Na, ayan. So, ayan, napakita ko sa inyo na yung mga simula ay okay yung kanyang pag-cut. Pero, pagdating dito, no, eh, ayan na. Nagsisimula na siyang magloko. Ayan, kita nyo ba? Lampas-lampas na yung ginagawa niyang pagka-cut. Ayan. So, ayan. Pinakita ko lang sa inyo na madalas, no? Madalas. Kapag ka ang gamit namin eh, PET aluminum, eh, laging, or madalas kami ay nagkaka-error. Ayan. So, malamang, no? Eh, nasisilaw siya dito sa ilaw, no? Ayan. So, yan yung aming ginagawang na-encounter madalas na problema. No? Kaya, ang ginagawa namin minsan eh yon, no. Pinapalitan na lang namin yung mga nasisira, yon. Para pag dumating sa customer eh hindi naman ganung ano. So, ayan, medyo madiin yung aking naging pores. Ayan, kaya ayan ang nangyari. Ayan. So, ayan. So, adjust ako mamaya, no. Minsan kasi nakakapagtaka, no, na may mga hindi ko alam kung sino ang may problema, kung yung paper ba o yung si Cameo, kasi minsan yun naman yung ano niya, yun naman yung settings namin, minsan matalim, minsan ewan ko ba. So ayan, so sa next na gawa ko ay babawasan ko yung pores. Ayan, pero okay lang yun, eh label ko lang naman to, no, ito yung label ko lang naman to na gagamitin sa aking gagawing chili garlic oil. Ayan, tapos kuha tayo ng isa. Ayan, yung maayos-ayos yung cutting ito. Yung una. So, kunin natin tong. Ayan. So, ayan na yung ating. Ayan. Ayan na yung ating chili garlic oil label. Ito yung ating label, no? Ayan. Di ba? Tapos, para malaman nyo kung ano ba yung ginamit na sticker paper, yung likod niya, ayan, para sticker.